Nagagamit ng mga dolphins ang iba't ibang senses para makakain, gumalaw at mag-usap. At isa sila sa inspirasyon ng high-tech na sasakyang sinasabi ko. Kung ang mga hayop ay nakakapag-navigate sa tulong ng echolocation, tayo naman ay naka-imbento ng sonar na ginagamit sa submarines. Ang sonar o sound navigation and ranging ay kapareho ng echolocation na ginagamit ng mga hayop. Naglalabas ito ng tunog in sequence para makadetect ng bagay, makapag-track ng movement at makapag-communicate sa ibang submarines. Inspired ng dolphins at whales ang sonar ng submarine. Dahil sa mga sea creatures na ito, may naimbento ang mga tao. Kaya kapag nakakita kayo ng submarine na umahon sa dagat, malamang ay nakita na nila ang lupang kinakatayuan mo bago mo pa sila makita. Tingnan naman natin ang isa pang invention na galing sa paggamit ng sound. At sound mismo ang nasa pangalan nito. Ang mga paniki ay gumagamit ng ultrasonic sound waves para makagawa ng image. Yan din ang ginagawa ng ultrasound machine. Kung nakakita na kayo ng ultrasound ng baby bago pa ito ipinanganak, ang image na yon ay gawa ng isang computer sa tulong ng technology na nakaka-pick up ng bouncing sound waves sa mataas na frequency na hindi natin naririnig. Nabubuo ang image ng baby. Dahil dito, masisiguro ng doktor na malusog ang baby sa tiyan ni mami. Ang galing ng sound waves, Kuya Chris! Mind blown ako dun, ah! Mind blown ba ka mo? Mm. Lalo ka siguro mapapawaw sa brain bender question ko tungkol sa ating brain. Marami na tayong mind-blowing discoveries tungkol sa sound waves. Susunod, pag-uusapan at pag-iisipan naman natin ang brain waves. Pero bago yan, ito muna ang brain bender question ko. True or false? Meron approximately 170 billion cells sa average na human brain. Wow, Kuya Chris! Ibig sabihin, 170 billion cells yung nasa loob ng brain ko? Para lang ma-visualize natin kung gaano kadami 170 billion cells, parang imagine mo isang kamay natin ay kaya mag-hold ng mga 2 million grains of sand. Okay? So, kung ang isang bawat brain cell ay isang grain ng sand, kailangan mo ng about 85,000 na kamay para magkasa ang 170 billion grains of sand. Grabe, ganun pala karami. E di, kung ganun, ang sagot ko sa tanong mo ay false. Kayo ay believers. Ano sa tingin nyo? False, di ba?